Terus sih hai. Nang kada aku segan nak. Kada aku segan kaya. Lu ya kaya. Hey. Siempre summer. Oh, makain na kayo. Kawawa na itong nahano na. Probinsya-probinsya yung labas eh. Mubra. Nagtatrabaho sa tawag nito? Yung nanakpaano ba? Nanununghul na mahati sa umahan. Ang tawag yun sa Tagalog. Parang nasa bukit na. Oo, nagpa-arawan. Yung nagtatrabaho sa umahan eh, tapos bayaran ka. Arawan! Arawan! Arawan yun. Kita di muka nyo sa buo isa. Papi! Kaya hindi na is kaya hindi na bol de owa. Yung kaya. Kaya hindi siya stick. Ang salamat sa Diyos nusok. Yung mama ko ba? Nalimbintahan na naman. Nandiyan ka na naman. Tapos, dami na ka mama. Ang gusto ko lang kumain. Ayan, maulan pa ngayon. Ako din eh. Sa init yan net. Hey, sa lamig. Ako naman pag mainit, parang nagano yung ulong ko. Eto oh, may ano nga eh. Ako din meron. Nagtutubig siya. Tapos pag binutas mo, maging ano na siya. Diba yung nilalamig mga bata ko? Buti pa siya niya, nakangiti. Umiti siya kasi natatawa sa sakuan. Diba? Kana? Kana ito dita? Kanya, laging nakasmile. Pati mata niya nag-smile. Vaguely mine, no? Nakais. Ang dami mo nang nagamit at ito. Wala pa akong nagamit at ito. Huwag ka makiklabo dyan. Kumaga ikaw. Mag-away-away na sila dahil sa kulit. Kabilong yung tissue. Kala mo naman siya. Kala mo naman siya bumibili ng tissue eh. Kaya tumihimik pala. Ay, igiven, iglaven. Laro kami init na mainit, ilagay natin dyan, maglaro sila ng kaya. Maligo sila dun. Maligo sila dun. Ilagay mo dyan sa gitna, maglaro sila. Ako. Eh, malamig pa eh, hindi pa mainit masyado. Huwag eh. Na. Actually, yung nagkakamit na naman sila dito. Wala pa ako supply. Yung host talaga. Okay lang. Please, wala naman dito yung asawa mo. Wala po, tulog yung asawa ko. Ha? Perfect! Alas 7 na siya pumasok nila. Dapat nga sana, alas 4 pa matapos yun. Umuwi ka ng mga tatas eh. Nag-relax na, inubo. But hindi sila nagbiyahe ng ano, ng Copenhagen. Nagdaling na sa Copenhagen? No. May bayan pa sa lobby ah. Bilis-bilis naman. Net. O pag express train. Pag express train. Huwag kang mahiya, walang hiya. Huwag kang mahiya, walang hiya. Kain ka, walang hiya. Kain ka, hindi yan makakarating. Sa kaaway mo. Wala na, pakain. Lupa. Lupa na sobra ka talaga eh. Lupa talaga ako. Wala na. Kaaway talaga.
charge ako mamaya. Walang hiya-hiya. Walang hiya mga basta pagkain. Kani, yung kare baka mapanood nila to yung YouTube o mapupunta doon. Kanina pa yung siya kumakain, hindi pa tapos. Kami tapos na dito, maglilipit na nga eh. Hindi, edit niya naman yan. Kulay, kulay. Mga excuse na gano'n. Kulay na. Kulay na, may mangkata. Tapos tingnan mo yung upo niya. Parang nasa ano lang yan, nasa bundok lang. Parang nasa ano lang? Parang lang tayo nasa ilalim ng ano. Yung, alam mo yung bundok, di ba nagtatanim ng palay? Tapos oo, mga kakain sa kakain ano. Sa ano. Ang init doon sa toilet mo, te. Hindi nga na i-ano ni Jess, na i-pinapaano yan. Hindi ko alam i-open mo yung ano. I-off yung heater ng floor. Hindi ko alam, sabi ko, ikaw na lang mamaya. Ang init. Nakakapaso, di ba? Oo. Sarap siya, day. Yan. O, pag nilalamig ka, pumunta ka doon. Sauna. Sige na, Janet. Sige na. Ano? Tulad ka lang tumira. Ano ako na iinit? Hindi ka, pero sabi mo nilalamig ka, doon ka lang pumunta. Ganon pala eh. Dalay mo na pagkain mo, doon ka na. Baka mag-alala, naligo yung toilet namin today. Sige na. Naligo yung toilet namin today, naligo yun. Kaya huwag ko na magreklamo na nilalamig ka, kasi may, pa, may sauna pala tayo doon eh. Mainit eh, nakakapasok kaya. Sabi ko kay Jess, puntahan mo yung sa ni Jess. Puntahan mo dun sa likod, i-off mo yung heater. Sabi niya, ay, hindi ko alam kung ano saan yung heater dun. Baka mamaya kung ano napindot ko sa likod. Sabi ko, ako na naman ang pagsabihan pag napindot ko, ano na napindot ko dun. Baka marami kasi dyan eh. Marami kasi yung mga ganun ko nandun sa ano ba. Mamaya yung tubig pala na mainit yung napaganun ko. Di, wala na kami tubig na mainit. Tapos magreklamo ako, pagsasabihan niya naman ako. Ikaw naman ang mali. Teo, nakakamiss yung Hong Kong. Ba't ito lagi nakabulsa? Porke may bulsa? Payat pa ako nun, charo. May private hiring sa Hong Kong. Loob, Scott! Loob! 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 Sa Hong Kong? Balik tayo sa Hong Kong. Dito na nga tayo. Kaya nga, ang hirap. Maging katulong. Pero alam mo, kahit yung host ko dati sa Hong Kong, yung amo ko, kahit ganun sila sa una, yung parang pinapahirapan ka sa una, after nung probation ko, 3 months, naging ano sila, yung pakikisama nila, naging okay. Ako naman yung ate ko ang pumarit dun sa amo ko. Okay na. Ang sira ng washing machine na sira, kapayaran pa ni anak mo, pati kasi siyang magbabayad. Damit niya ba yung nilapan? Tapos ngayon kukunin nila yung isang kapatid ko kasi yung dalawang alaga ko noon. May asawa na siya ngayon. Nabuntis siya. Kailangan nila ng ano. Kapatid mo. Ano ba yun? Kasi yung ate ko ang pinalit ko noon sa akin. Hindi ko ako muntis. Ay, tawag ito. Ano ba yung nasira niya? Terminate. Nung naglabas siya. Yun, biglang humintot. Ang question, kaninong damit kinilabhan nila? Sa kanila. O, sa kanila tapos pala pabayaran eh. Nila kay Denche. Sabi ko, huwag mo bayaran. Kung pipilag kang bayaran, uwi ka. Sabi ni Denche, ayaw ko mamayad. Uwi na lang ako. Hindi na pala tao. Oo, ganun. Pananakot lang naman ng mga yun. Yung matanda ko nga nun, sabi niya sa akin. What are you doing? Sabi niya sa akin. Alam, tinapon niya sa akin yung ano, yung isang panlinis ng toilet. Tinapon ko rin sa harap niya. Pinalik ko rin. Ay, kung matapang ka, matapang rin ako. Kasi akala nila, hirap tayo, message tayo. Oo. Ako naman nung ano ko nung first time ko, di ba, nakatumas na ako. Napapansin ko, yung day off ko, isang buwan. Oo. Ay, marami na ako nakakausap. Sabi ko sa kanila, nung second month ko na, sabi ko. Ay, ano nilang ano. Sabi ko, hindi pwede itong... once a month or twice a month lang ako ng day-off. Oo. Sabi ko, ang ano eh... Pero binabayaran ka nila, te? Hindi. Yun daw ang usapan namin noon. Eh, wala akong naman nabasang ganun noon. Eh, di sabi ko, hindi. Basta 4 times ako mag-day-off. Nakipag-argue ba ako ba? Hindi ako kinakausap ng babae ko noon. Hindi niya ako kinakausap. Tapos, hindi ako pa rin, ginagawa ko pa rin yung trabaho ko. Gising sa umaga, yung bata, gano'n. Wala lang, basta ginagawa ko. Tapos nung siguro medyo nag-ano yung amo ko, binigay nila yung ano ko, yung for every Sunday na day off ko.
isang araw ka nang alam sa isang linggo mag day off, hindi ka papayagan. Oo. Oh. Ako noon, hirap na hirap akong umuwi after everyday, day off. Day off. Parang ayoko nang bumalik. Everyday pwede ka mag day off. Kasi ano, kailangan ang ano lang, kailangan mo lang magtrabaho 7 to 8 hours. Ako, kaya nga ka, everyday nga mag day off ka, pwede. Yeah. Ang dito, parang yung ayuper pa yung ano, yung boss. Yung boss. Kaya nga, labas pasok na lang sa bahay. Boss. Ngayon nag-ano, nagre-reklamo pa kaya sila. Tapos sila pa yung magreklamo, no? Sabi ko. Pero naman kasi, hindi naman kasi yung trabaho. Pero at least, ano, at least ma, kung mabait naman yung amo mo, pagbigyan mo. Oo. Oh, 5 hours lang. 5 to 6 hours lang yan kung wala kang trabaho ng Sabado. Pagbigyan wala, diba? Wala. Kaya nga sabi ko, mas parang boss pa ngayon, ayo pa ngayon eh. Kasi sila yung labas-pasok sa bahay. Kaya nga po sa uuwi pa ng madaling araw na sa gabi, hindi pa bungga. Samunta lang ako noon sa Dubai ako, Diyos ko Mariose. 2 oras at 2 oras lang tulog. Grabe ka naman? Wala kong diwa ko. Nagkasakit ako ba? Grabe yung sakit ko. Palagi ako ng injects na sa puwete yung injects ko. Kasi overpatik na ako for my all the time. Grabe saan ka ba in-injectan sa puwet? Sa Dubai dito? Sa Dubai. Ay, sa Dubai, gala-gala ka siguro. Hindi ah. Ay, injikan ka sa lumay yung ni-inject, yung ano, yung muscles, yung ugat. Ito na naman tayo sa muscles. Ayan na naman, sige. Sa puwet, in-inject ka ng muscles. Ako naman yung ano, yung amo kong matanda. Pag umuwi, yung ano, yung alaga ko. Ang mga alaga ko, 30 plus na. Ako pinakabata. Gusto niya, ano. Ikaw pa mag-alaga sa kanila. Oo, lutuan ko pa siya ng ano, tapos serban ko pa siya. Sabi ko, anong aras na? Tulog na ako. Sarado ko yung ano. Bahala ka dyan. Sabi ko, see you tomorrow. Magpapang naman na to. Eh, paano? Anong oras na 10? 9, 10? O anong oras na magigising? 6? Ano pa sa akin? Alas 10, alas 11 ako matutulog. Maliligo pa lang. Tapos magluluto ka pa ng long soup. My goodness. Long soup. Ano yun? Anong klaseng long soup yun yung? May mga nakilala akong Pinay. Meron silang sariling apartment. Ano yun? Ah, hindi yun. Mga amo nun. Eh, foreigner. Mata dito, dilat mata, dilat! Ay dito, hindi naman kasi ano yung... Hindi naman kasi, sa atin naman kasi may marami tao. Hindi, saka ang ano... Sa yung culture natin ba? Iba yung culture natin kasi. Saka dito, alam mo, yung mga ano, mga bata, talagang yung mga magulang pa nagsasuggest na ano... Mag-pipils. Mag-pilas at mag-condom. Kasi oo nga naman, habang tinatago mo, yung mga anak mo nagtatago, eh ngayon, hindi, malalaman kasi, na lang, buntis na. Sabi ko nga kayo uli, sabi ko kayo uli, yung boyfriend ni Carla, pag hindi marunong magamit ng kondom, ito ang maglagay ng kondom doon. Sabi ni uli, gawin ko, para lang hindi mabuntis si Carla. Sino ba Carla? Yung anak na ti Gigi. Bakit may dalagkita na yun? May boyfriend na? Pag may boyfriend na, boyfriend na kasi hindi marunong maglagay ng kondom. Si Papa ni Carla ang maglagay ng kondom. Hindi kasi ang ano kasi dito, din yung pinag-aralan talaga nila mismo yung about sex. Oo, at saka paano ma-prevent yung pregnancy. Pero kasi sa atin, boy, masyado kasi maigpit ang pera sa atin. Kaya nga. Pag-alis mo, may daladala na palang payong nanay mo. Masyadong restrict ang pera sa atin. Eh ngayon, so, imbis na turuan nila na ganito na mabubuntis ka kapag hindi ka nag-iingat. Eh sabi, makakita lang na may... Oh, ano na, ano na. Pero tingnan mo sa Pinas. Huwag na mga ubi nga. Agawid ka. Nakarilig ka. Sumarampiting ka. Sumarampiting. Wala na. It's over. Basta niinang ko ito at. Isa tata, gingga na ito. Okay, pag nandiyan na, bunti ka. Don't lose your hope. There's always hope. Sana all. Asa? Sana all. Wala, pag nabuntis. Oh, bakit nawala yung dalawang anak mo? Tapos nabuntis. Ang sipag talaga nito. Kahit saan sa party to, naghuhugas talaga yan. Siguro na inumin niya nila Maya Ray. Ibalik lang siguro yan sa rape day. Kasi may... Halata kami magka... Kawawa naman to si Clara. Sabi ni Ate Gigi. Hindi ako makirelative sa inyo ni Ate RR. Dahil floor. Bakit? Naiba kasi yung mukha ko kasi sa inyo. Sabi ko nga, hindi mo makamukha nga sila ni kapatid niya, si Gigi. Sabi ko nga rin makamukha talaga si Gigi. Yung porhe niya. Mukha niya. Oo, kasi ang laki doon ng ano, tayo daw, magkaparoon tayo dito. Sabi niya. Ay, mayroon.
Naghahanap ng skincare. First time niya kung mat... Oh, yan. Isa, bigyan mo. Bigyan mo lahat ng bata. Lahat ng bata. Kasi hindi siya niya tama na yung isang... Kawawa naman. I-clear ko na lang yan. So, si ilan naman lang yung buhok ko. Kawawa yung buhok ko. Pinawag sila min yung ano? Pinawag sila min? Binawag sila min yung video? Oh, i-clear na yan. Asa ka, bahala ka dyan. Kawawa namang matanda. Video pala yung nag-sigil na usapan. Ako pa, kasalanan ko pa. O, labas na tayo.